Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. Ayan guys, i-share ko lang sa inyo yung kumbaga pag-i-explain ni Attorney Enzo Recto or Ricky Tumutulbo. Meron po siyang channel guys na Enzo Recto. Kung gusto niyo malaman yung mga balita patungkol sa mga politiko, ayan, marami din siyang mga inputs diyan, marami din siyang mga komento, marami siyang mga reaction. Ayan, lalo na sa mga kababayan natin dyan, lalo ng mga kadama dyan na mahilig manood ng mga politics or politiko sa Pilipinas, kasi nga napakagulo ng mga politiko sa Pilipinas guys. At yun nga, no, nung isang araw nung Friday morning ng Philippine time is na-acquit si Senator Jinggoy Estrada sa plunder, pero convicted naman siya sa bribery and indirect bribery. At kung mapapatunayan, o kasi hindi pa naman final yun, at pwede pa silang motion for reconsideration, and mag-a-appeal sila para siguro mabaliktad yung tawag dito yung desisyon. Titingnan natin kung kailan yan, kasi ilang taon na ba itong ano na to, nung kung naalala nyo nakulong sila. Kasi nga kasama si Juan Ponce Enrile, si Senator Ponce Enrile, pero hindi nakulong kasi nga senior citizen na, matanda na siya for humanitarian reason, is hindi siya nakulong. At saka si Senator Bong Revilla at na-acquit din, pero hindi natin alam talaga bang wala ng kaso yun, kung anong balita. Pero ito, merong balita kay Senador Jinggoy Estrada, kapag talagang na final na yung ano guys, kung hindi siya papanigan ng motion for reconsideration niya, is talagang wala na siya, hindi na siya, makukulong na siya. Kasi yung hatol sa kanya guys is 8 years to 9 years ata, at saka meron pang 2 or 3 years na pagkakabilanggo. At panoorin natin guys si Attorney Enzo kung ano yung mga added inputs niya, para maintindihan lalo natin kung ano ang yung kahihinatnan ng kasong ito. Naku, Diyos ko, senador ng Pilipinas. Imagine niyo guys, sabihin niyo walang pera yung Pilipinas, pero yung mga ninanakaw nito, mga milyon-milyon. Whew! Pakinggan natin si Attorney guys. Natala kaya natin? Tulad po ng nasabi ko kagabi nung tinalakay ko ito, mag-discuss uli ako. Magkakaroon tayo ng part 2 ng pagtalakay tungkol sa pagkaka-acquit o pagkakapawalang sala ni Jinggoy Estrada sa kasong plunder. Pero nahatulan naman siyang guilty o convicted siya sa kasong bribery at indirect bribery. Sabi ko kagabi nang diniscuss ko ito, mga kabunyog, kagabi kasi nung nag-live ako, hindi ko pa nababasa yung desisyon talaga. Pero ngayon, mayroon na tayong ideya ano ang ginawang basihan. Ano ang ginawang basihan ng Sandigan Bayan, 5th Division, at hindi hinatulang guilty, yan po yung sinasabing acquitted. Alam nyo po, sa mga criminal cases, ang hinihintay niyan kapag nilalabas yung desisyon, yung promulgation ng sentensya, ano, hinihintay na marinig dyan, acquitted ba o convicted? Yun ang gustong malaman dyan. Pag sinabi mong acquitted, pinawalang sala. Ano? Pinawalang sala. Pag sinabi mo naman convicted, nahatulang guilty. O yun. Convicted. Sa parte ni Jinggoy Estrada, pareho, na-acquit siya sa plunder, pero na-convict siya sa direct bribery at indirect bribery. Ngayon, ang tanong, anong dahilan at ganun ang naging desisyon? Kaya marami ang nagtatanong yan. Hindi ko masagot kagabi kasi nga hindi ko alam yung basis ng desisyon ng korte. Kulang pa kasi yung impormasyon na nakuha ko kagabi. Kaya ay marami nang nagtatanong, kaya diniscuss ko na kagabi. Pero sabi ko,
magbibigay ako ng part 2. O, ito na yung part 2 natin, okay? Mga kabunyog, ito na yung part 2 natin. So ano bang ano, anong dahilan, ano? Inakwit. Okay, kailangan muna, ano? Kunting backgrounder muna. Kunting backgrounder. Ngayon sa pag-discuss ko nito, kakatulungin ko yung news explained ni Ed Linggao, para mas mayroon tayong visual, mayroon tayong video at pagkakaano niya, mas dadagdagan ko na ng paliwanag. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan. So, ano natin? Shout out kay Mirna Tulete sa Hong Kong. Oh, kabunyog Mirna, shout out sa iyo, ano? Okay, so sige, pakinggan natin, ano? Si ang nag Shout out ko na rin si Mirna, yung nanonood kay Attorney Enzo. Shout out na sa Hong Kong diyan, yung mga kababayan natin sa Hong Kong. Shout out. In kaso, mga kabunyog, itong kasong ito ay isa sa tatlong mga malalaking kaso kaugnay sa PDAF cases. Ito yung tinatawag na PDAF cases. Ano ba yung PDAF? Priority Development Assistance Fund. So, yan. Ano? Priority Development Assistance Fund. Nung kasing mga panahon, ang mga kongresista at mga senador, mayroon silang pork barrel fund. Ang tawag dyan, pangit naman tawagin pork barrel, tinatawag nila yan, PDAF, Priority Development Assistance Fund. Ang bawat senador kongresista, mayroon yan noon. Kinalauna na lang kasi yan, diniklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Pero nung mga panahon, talagang mayroon. Tapos yung mga senador at kongresista, tuwali ngayon, mayroon pa rin yan. Kaya lang ngayon, hindi na yan tinatanggap na mayroon pa silang PDAF o pork barrel. Pero noon, ano kasi yan eh, open book, kumbaga hayagan. Kasi hindi pa nga dinideklara ng Korte Suprema na unconstitutional. Ngayon kasi patago na lang nilang ginagawa yan, pero nandiyan pa rin. Alam nyo naman ang mga kongresista at senador eh, kaya nilang isircumvent yan. Kahit sinabi na ng Korte Suprema ang unconstitutional yan, kaya nilang ikutong yan. At yun na yung nangyayari ngayon. Pero noon, hindi kailangang ikutan ang batas kasi noon, hindi pa yan dinideklarang illegal, unconstitutional. Ngayon, ano bang nangyari? Yung pondo ng senador, ni Jinggoy, ni Bong Revilla, at saka ni Estrada, ay ni Enrile, yung pondo nila, halimbawa, 300 million, o 300 million, yung pondo nila bilang senador, yung PDAF nila, ipinagkatiwala nila kay Napoles, si Janet Lim Napoles. Itong si Janet Lim Napoles, kunwari, yung pondo ni Jinggoy, ni Enrile at saka ni Bong Revilla, ibibigay sa mga NGOs, mga non-government organizations, saka mga people's organizations. Pero ang totoo, bugos yon, pike. Pike yung mga NGOs na yon, saka mga people's organizations. So, ghost project kumbaga. Grabe no, grabe. Grabe yung mga ganyan no. Nagagawa nila yung mga ganyan, gagawa sila ng kunwari mga non mga NGOs or non-government agency para lang makanakaw sila ng kaban ng bayan. Imagine niyo yun guys, nagagawa nila yun. Tapos alam naman natin na may mga kaso sila, pero bakit nakakapagtaka is kumbaga nananalo pa din sila. Ano bang meron? Ano bang gagawin natin para maunawaan ng mga kababayan natin na mga hindi masyadong alam yung mga balita sa telebisyon, para may alam sila ganito pala yung politiko na to. Dapat kasi may mga every barangay or municipality or syudad sa Pilipinas na kumbaga kapag ito yung politiko na to, kapag binoto mo to, may ganitong kaso to, ito yung history nito, dapat ganun eh, para malaman ng taong bayan kung ano talaga yung mga
binuboto nila, pero hindi eh. Nakakapagtaka lang kasi alam naman natin na kumbaga ano na eh, kumbaga balibalita na bakit parang binuboto pa rin sila ng ano, ng mga tao. Ano yun eh, questionable talaga yun. Ano bang dapat gawin para maunawaan ng mga taong bumoboto na dapat yung mga taong ganito na alam naman natin na mga magnanakaw at umiikot-ikot lang sila dyan sa kapangyarihan sa Pilipinas, kumbaga naging dynastya na nila, naging presidente tatay nila, senador, mayor, congressman, pabalik-balik na lang sila. Pero hanggang ngayon, binuboto pa rin. Ano bang dapat gawin talaga para malaman at maintindihan ng mga kababayan natin na walang alam at hindi na ito makaupo uli sa ano, sa pwesto. Pero ito ghost project, hindi ito infrastructure, ibig sabihin hindi kalsada, hindi tulay. Ano to? Mga soft projects, mga livelihood. Papalabasin na mayroong 20 million livelihood funds na binigay sa ganitong NGO o ganitong people's organizations galing sa PDAF ni Jinggoy. Pero pipirmahan na lang yan para maliquidate, magpuproduce ng mga documentation, mga peking perma, sila na pulis. Ngayon, ang mga staff ni na pulis na gumagawa niyan, sila Ben Horloy, mayroon siya, parang opisina na yan na mayroon ng tagagawa ng mga liquidation. Nung bandang huli, itong si Ben Horloy naging whistleblower. In-expose niya yung ano na yan, modus na yan. Doon pumutok. Kaya na-expose ngayon itong sila Janet Lim na pole. Siyempre, dama yung mga senador. Dito na-expose na yung palang mga PDAF ni Jinggo Estrada, ni Bong Revilla at saka ni Enrile. Actually, may iba pang mga senador na sangkot din. Kahit mga kongresista, mayroon din. Kaya lang, ito yung pinakamalaking mga kaso, sila Revilla, Jinggoy at Enrile. Pero sa kabuuan, ang na-involve dyan na PDAF na scam. Kasi hindi naman totoong binigay sa mga tao yung pondo eh. Ha? Halimbawa, kung palabasin ni Napoles, galing kay Jinggoy, 20 million. Itong NGO na to ang bibigyan. Di syempre, may mga documentation na may perma yung mga officers na natanggap nila. Mayroong yun namang mga, yung NGO naman, mayroon namang liquid, ano naman, pictures, o mga picture-picture, tapos mga perma, o lahat yun peke. Bugos nga. Ngayon, dahil sa ganon, ang laki na nakukuha nila Jinggoy sa kanila Revilla. Kaya, may pumasok bang pera? Mayroon. Pumasok sa account ni Revilla. Pumasok sa account ni Jinggoy. Pumasok sa account ni Enrile. May mga ebidensya. Kaya lang, ang nagiging issue kasi dito, hindi naman, wala daw patunay na alam ni Jinggo yung mga transaksyon na yon. Kasi ang nakipag-usap daw kay... Wait lang, attorney, ha. Doon ka magtataka, guys. Hindi nila alam na may pumasok na pera sa account nila na ganun kalaking pera. Nalala ko tuloy yung nung buhay pa si Senador Miriam Santiago na parang atang may pera na binigay yung staff niya na hindi niya alam kung saan galing yung pera na yun. Hindi ko alam kung sino nag-interview sa kanya. Parang ANC ata yun na may dumating sa kanyang yung may dumating sa kanyang pera, yung cheque na parang sinasabi na ma'am, andyan na po yung pera, tapos nagtaka siya, saan galing yung pera na yan. Ganun yung pagkasabi niya yun sa interview na yun. Yun yung kasagsaga nung ano na, nung parang may nag ano na siya, may nag-expose na ng mga nakawan nila. Kaya parang binalik niya yun kasi sinabi nung staff niya na ma'am, andyan po yung parang cheque or ano, basta pera yun, andun po sa table niyo. Pero nung ano, hindi niya tinanggap, pinabalik niya yun. Kaya imposible na hindi mo alam na may pumasok na pera
na ganun kalaking pera sa account mo. Imposible talaga yun. Grabe. Parang, ano yun, magic? Ulis, yung deputy chief of staff, empleyado ni, ano, yung nagngangalang Pauline Labayen. Ay ngayon, hanggang ngayon, yung Pauline Labayen na yun, missing. Kaya lang, di ba? Sa ganun kalalaking pondo, halimbawa 300 million, tuloy 143 million daw yata ang pinag-uusapan dyan na nakuha nila Jinggoy. Maniniwala ka ba na hindi alam ni Jinggoy yung transaksyon na yun? Hindi. Transaksyon lang yun, ang nakakaalam lang yung deputy chief of staff niya. Hindi, sos ako naman. Hindi. Kaya, ganito, mayroon bang natanggap na pera? Mayroon. Oh. Kaya, nag-guilty siya sa bribery kasi may tumanggap siya ng pera. Pero, ano ba yun? Alam ba ni Jinggoy yung mga ganong transaksyon? O sabi, wala. Walang ebidensya na magsasabing alam ni Jinggoy yun. Oh. Ang alam lang ni Jinggoy, ano niya 'yon? Kumbaga, parang commission niya, mali ano, hindi pumasok sa plunder kasi hindi raw 50 million yung natanggap ni Jinggoy. Kasi yung tinanggap ni Jinggoy na lagay. Kasi bribery suhol 'yan eh, lagay. Pag tumanggap ka kasi ng bribery. Yung nagbigay sa iyo ng lagay, 'yun yung nag-guilty si na police doon, corruption of public official. Kumbaga, kinurap mo yung public official na gumawa ng masama. Kaya yun, nag-guilty si Napulis doon. Si Jinggoy naman, dahil tumanggap ng suhol, bribery. Pero hindi magka-qualify sa plunder. Kasi yung napatunayan na tinanggap niya, hindi umabot sa 50 million. Pero, talagang ang involved na pera dito, 143 million. Kaya lang, yung iba daw na, ano, na hindi naman dumaan kay Jinggoy, hindi raw yung pwedeng patunayan na sa kanya yun. Anyway, panoorin natin yung paliwanag, mga kabunyog, mga kababayan. Guilty sa kasong bribery at indirect bribery, pero not guilty naman sa plunder si Senator Jinggoy Estrada. Ano pong kaibahan ng dalawa at bakit may ganong paghihimay ang Sandigan Bayan? Ito may kinalaman sa pork barrel case si Senator Jose Ejercito Estrada at Janet Lim Napoles, kung saan naakusahan ng dalawa ng pandrambong ng 183 million pesos na pork barrel funds. Mayigit isang dekada na ang nakakaraan. $183 million pala? Grabe, ano? Kala ko nga, $143 million. Wait lang. Ano pala, 10 years ago na pala to, guys, yung kaso. Imaginin nyo, yung kaso niya is 10 years ago, tapos sa ganong kalaking pera, tapos, di ba pag mga ganong kalaking pera, hindi na pwedeng, ano, hindi siya pwedeng magpiansa. Iba talaga, guys, kapag mapera ka, no? Pero pag mga ganong kalaking million-million yung, kumbaga, kaso mong, ganyan kalaking mga pera. Bakit ang nakakapagtaka lang is bakit nakapagpiyan siya sa, tapos nagkaroon pa siya ng pagkakataon na tumakbo at nangampan niya at nanalo pa. Diba? Grabe. 10 years, tapos ilang no, pag mag-appeal sila, kunwari, ilang years naman kaya bago ano lalabas yung ano yung hatol. 'Di ba, kasi nga syempre ilang taon senador siya ngayon eh. Ano pa lang 'yan, mag-2 years pa lang siya na senador, may 4 years pa siyang gugugulin. Syempre hindi natin alam kung ano yung mga mikos-mekos nila diyan, kasi nga nasa pwesto siya. Oh, sige mga kabunyog, patuloy tayo. Balikan lang po natin yung mga nangyari. Si Napoles ay nagmamay-ari ng JLN Corporation na tinatag niya para pagsamantala ng mga pork barrels sa mga senador at mga congressmen. Paano po ito ginagawa? Ayon sa kanyang mga sariling tauhan na kalaunay kumanta, kinukunsyaba ni Napoles ang ilang mga senador at congressman na maglaan ng kanilang pork barrel para sa mga peking NGO na kanyang binubuo. Totoong pera para sa mga peking NGO na may mga peking proyekto. Ano ang hatian? Ayon sa mga tumestigo sa korte,
40 hanggang 50% ng pondong yan ibabalik po sa mga mambabatas bilang kanilang komisyon o kaya kickback ang natitira pag-aati ni Napoles at iba pa ng kanyang mga kinunsyaba. Sa kaso na sinampa ng ombudsman laban kay Napoles at Estrada, ginit ang mga prosecutor ang kasong plunder o ang pandrambong ng... Grabe no, si Napoles yung parang mautang kasi 50 bibigay niya, kung wala may 20 million, 50 yung 50 sila doon, 50 yung ibibigay niya sa mga senador, tapos yung 50 na yun paghihati-hatian niya sa mga kung sino mang ano pa, kung sino mang kasabwat niya pa. Ang galing! Yung mga senador, kunwari, hindi nila alam, syempre pera na yun, akala nila okay na, oh, sige ikaw na bahala dyan sa mga ano mo, at malinis na tong 50% ko. Oh my goodness. Pera ng bayan na hindi bababa sa 50 million pesos. Binuo ni Napoles ang mga sumusunod na peking NGO para dito. Ang National Agribusiness Corporation o NABCOR, ang National Livelihood Development Corporation, ang Technical Resource Corporation, ang masaganang ani para sa Magsasaka Foundation at ang Social Development Program for Farmers Foundation. Ayon na rin sa mga naunang mga hatol, malinaw ang hokus-pokus at malinaw ang pagnanakaw. Pero kung ganun, bakit acquitted sa plunder kung meron bang direct at indirect bribery? Ang sabi kasi ng Sandigan Bayan, ang malino na pandarambong ay ang panig o isa panig ni Deputy Chief of Staff ni Estrada na si Pauline Labayen. Si Labayen po hanggang ngayon hindi pa rin nahahanap. Si Labayen kasi ang tanging humaharap kay Napoles at tumatanggap ng mga komisyon. Ang hindi malinaw kahit sa court. Ayan oh. So yun ang paliwanag. Ano mga kabunyog, yun ang paliwanag. Si Pauline Labayen, Deputy Chief of Staff ni Jinggoy. Ay, pag Deputy Chief of Staff ka, pangalawa ka sa Chief of Staff, di trusted mo 'yan. Pang nakikipag-usap daw kay ano, kay Napoles, ang tumatanggap ay itong si Pauline Labayen. Kaya kung yung total ng amount na 183 million si Pauline Labayen ang kumuha noon. Pero sana man binadala nila Pauline Labayen 'yon. Kumbaga ganito, napatunayan na may 183 million na dinambong na pera. Yun, napatunayan yun. Kasi may mga ebidensya na 183 million. Kaya lang, ang lumalabas, ang tumanggap ng pera, itong si Pauline Labayen, Deputy Chief of Staff ni Jinggoy. Siya yung laging kaharap ni Napoles. So, wait lang, attorney. Ang tanong, attorney, asa na yung 183 million na yun? Naibalik ba yun, attorney? Yung 183 million. Diba? Asan kung talagang napatunayan may mga ebidensya na mayroon ng pera na natanggap na 183 million, ang tanong, yung 183 million na ba yun ibinalik? Asan yung pera ngayon? Walang ang sabi ng Sandigan Bayan 5th Division, walang patunay na alam ni Jinggo Estrada yung pagtanggap na yun ng pera ni Labayen. Mga kabunyog, sa tingin nyo ba, maniniwala kayo na hindi alam yung ni Jinggo Estrada na ang tumatanggap ng pera galing kay Napoles ay si Labayen? Yan mga kabunyog, missing si Labayen hanggang ngayon. Malamang pinaano yan. Pinatakas na yan. Bansa na yun. Kumbaga, ang level ni Jinggoy, ang sinasabi, yung Deputy Chief of Staff ang tumanggap ng mga pera na yan. Hindi direktang dinala kay Jinggoy. Mayroong direktang dinala kay Jinggoy ang nagdala sa kanya yung Ruby Tuason. Testigo rin yung Ruby Tuason na yun. Dahil yung natanggap ni Jinggoy ay hindi aabot ng 50 million, yung direct ang dinala sa kanya, kaya hindi pumasok sa plunder. Kasi yung 183 million, natanggap yun nung Deputy Chief of Staff ni Estrada, si Pauline Labayen. Pero mayroon ding natanggap na direkta si Jinggoy, dinala nung Ruby Tuason.
hindi aabot yun sa 50 million. So yun yung nag-establish na tumanggap si Estrada ng lumalabas, bribery yun. Kasi hindi nga umabot sa 50 million. Pero yung kabuuang perang involved dyan, 183 million. Kaya lang hindi lahat kay Estrada biningay direkta yun. May malaking bahagi nun, dumaan dun kay Pauline Labayen, yung deputy chief of staff ni Estrada. So nakita nyo na ngayon, mga kabunyog. Ha? Oh. Ay, sus. Oh. Sige. So ang malinaw dito, may pera nga. May pera nga siyang natanggap. Diba? Pero hindi nga lang umabot ng 50 million, kaya na-acquit siya nung plunder. Kaya bribery yung naging kaso niya. Convicted siya, naging convicted siya ng bribery at indirect bribery. So, ang malinaw lang is may pera talaga na milyones. Kahit ilang, kahit ano pa yung sabihin mo na bakit convicted ka sa bribery or indirect bribery, at least meron ng patunay talaga na may pera talaga na milyones. At bakit mo naman tinanggap yung pera na yun? O kung talagang hindi mo alam kung anong mga ginagawa, nagmekos-mekos yung mga deputy or chief of staff mo, eh bakit hindi mo sila pinigilan? But syempre magtatanong ka kung kung nakatanggap ka nga ng milyones na pera, magtataka ka, o saan galing to, di ba? Ganun lang yun. E panoorin pa natin. Kung papaano hindi nahalata ni Estrada ang pagnakaw ng 100 milyong piso ng kanyang mga pork barrel funds. Ito ang dahilan kung bakit not guilty si Estrada sa plunder. May nakawan nga na nangyari pero hindi direktang maitukoy ito kay Estrada dahil ang mismong nag-endorse sa mga pag-endorse sa mga Peking NGO para sa kanyang pork barrel ay hindi naman daw paglabag sa batas at hindi naman direktang pruweba ng korupsyon. Ngayon, saan pumasok po yung direct at ang indirect bribery? Bigyang halaga ng korte ang halimbawa, testimonya ng negosyanteng si Ruby Tuason, ang middleman ni John Napoles. Ayon kay Tuason, tumanggap si Estrada ng 1 milyong piso, ilang milyong piso galing kay Napoles. Ayon kay Tuason, personal pa niyang dineliver ang perang ito sa bahay ni Estrada sa San Juan. Sinabi pa raw ni Tuason kay Estrada na personal na ang perang dinideliver niya ay advance commission mula kay Napoles. Kalaunan ay... O yan. So nakita niyo mga kabunyog, saan pumapasok yung bribery? Doon, nung napatunayan talaga kasi na tinanggap daw direkta ni Estrada na pera. Mayroong testigo, yung Ruby Tuason, siya mismo ang nagdala kay Estrada. Ano? Itong 4.2 million saka 1.5 million. Yan yung ano, yan yung napatunayan daw sa korte. Kasi daw yung lampas 100 million, umaabot ng 183 million, hindi napatunayan na tumanggap doon si Estrada. Kasi nga dumaan yan doon kay Labayen, yung deputy chief of staff. Oh, ang problema, nawawala yung Labayen na yun. Kaya lang yun nga, sabi nga ni Edling Gao, pwede ba yun? Sa ganun... Nang ibang bansa yun, attorney, si Labayen na yun is nang ibang bansa na yun. Ang tagal na siguro nun nakatakas. Baka dumaan sa Hong Kong o dumaan sa Mindanao by boat para lang makatakas sa kaso. Talagang tinulungan 'yun para makaalis, kasi kapag kung mahuhuli man 'yun, siya yung nakakaalam at malalaman talaga na kung totoo ngang hindi alam ni Senator Jinggoy yung pera na yan na 183 million. Kasi kapag nahuli 'yun, sigurado 'yan habang buhay makukulong 'yan. Totoo lang. Imagine niyo, nagsasabi kayong hirap, walang budget yung Pilipinas, tapos malalaman ng mga tao na ganyan kalaki yung mga ninanakaw nyo. Ang kapal ng mga mukha nito, guys, no? Grabe. Tapos nakuha pa nila talagang tumakbo ulit, tapos akala mo kung sino yung mga... Basta hindi mo ma-imagine yung kakapalan ng mukha ng mga to.
Yung sa ibang bansa kapag malaman na ganyan yung ano, moral mo o inano yung moral mo, parang napahiya ka sa tao. Sila nang kusang bababa sa pwesto, pero itong mga to talagang ano, pinanindigan nila kung ano yung kakapalan ng mukha eh. Kalalaking amount, pumipirma ka bilang senador, hindi mo alam kung saan napupunta yan. Yun. Kaya lang, yun na nga, wala daw direkta talagang ebidensya. Dinidinay ni Estrada, dinidiin, nadidiin dito yung deputy chief of staff. Ay, sus, mga kabunyo. Anong masasabi niyo sa ganyan? Ito'y huli na. Pero ngayon, kinikwestiyon ng mga abogado ni Estrada kung paano siya nahatulan ng kasong bribery, gayong hindi naman ito kasong sinampa laban sa kanya ng ombudsman. Okay, so ito yung isang issue. Ang ikinaso kay Estrada at saka kay Napoles ay plunder, hindi naman bribery. Walang bribery sa charge sa kanya. Pero bakit siya na-convict sa bribery? Yun ang tanong. Kasi bakit? Sabi ng abogado ni Estrada, hindi naman pwede yun. Plunder ang ikinaso. Bakit nga ba, Tony? Bakit? Oo nga, plunder yung kinaso sa kanya. Tapos bakit nahatulan siya ng bribery at saka indirect bribery? Explain mo nga, Tony, para naman yung mga hindi nakakaintindi, lalong-lalo na ako, walang alam sa mga batas-batas, para malaman namin kung ano ba yung mga konteksto ng mga ganyan, bakit ba ganyan na plunder at saka na plunder na punta lang sa bribery. At saka kung talagang ma-finalize yung kanyang kaso is, imbis na habang buhay siya makukulong is ano lang, kumbaga 9 + 2, 12 years lang siya makukulong. At kapag siniswerte pa yan, makakalabas pa yan kasi baka kaibigan niya o pag friend-friend mo yung mga nakaupo, di pwede kang ano, anong tawag nila dyan, yung pardon, di ba, attorney? Kaya explain mo nga, attorney. Tapos, pinarusahan sa bribery. Alam nyo mga kabunyog, mayroong i-discuss mamaya ni Ed Linggaw, yung tinatawag na variance doctrine or variance principle. Kasi ganito, may mga kaso, halimbawa yung acts of lasciviousness at saka rape. Ang acts of lasciviousness, yung mayroon kang lewd design, kalaswaan, ano? Ginawa mo itong kalaswaan na ito, ano? Pero hindi naman rape ang nangyari. Binastos mo. Pwede kang ma-convict sa acts of lasciviousness, pero hindi rape. Okay, kakasuhan ka ng rape. Pero kung sa proseso ng trial, kung napapatunayan ay hindi pumapasok sa rape, kundi kalaswaan lang, so pwede kang ma-convict doon sa acts of lasciviousness, kahit hindi yan yung kinaso sa'yo. Kasi yung acts of lasciviousness, part na yan ng rape. Parang ganito. Yung acts of lasciviousness, pasok sa rape. Pero hindi lahat ng rape, acts of lasciviousness. Okay. Hindi lahat ng acts of lasciviousness ay rape. Pero pag rape, may kalaswaan yan. Kaya ibig sabihin, yung acts of lasciviousness, absorb, ano yan, bahagi na yan ng rape. Pero hindi ibig sabihin na acts of lasciviousness, rape yan. O, yun. Ganun din sa pagpatay. Ang homicide at saka ang murder, pareho yan pagpatay. Pero hindi lahat ng homicide ay pwedeng mag-fall sa murder. Kasi kung ang murder kasi ay pagpatay na mayroong plano. Evident premeditation, talagang pinag-isipan mo o kaya patraidor. So pero kung napatay mo yung kinasuhan ka ng murder, pero sa proseso ng trial na lumabas wala namang evident premeditation, wala namang treachery, pwede kang makonvict sa homicide. Yun yung ibig sabihin nun. So dito, wait lang ato. Ah, ganun pala yun, guys. Parang may mga variant din pala yung mga kaso-kaso. Yung kapag kinasuhan ka ng rape, pero
pwedeng pumasok lang sa act of lasciviousness at lalo na sa murder. Kapag yung murder, plinano mo, napatayin ito, murder yun. Pero yung kapag napatay mo siya at hindi mo naman plinano, kumbaga self-defense, napatay mo siya, imbis na murder, yung ahatulan ka ng murder, nahulog dun sa homicide. Ganun pala yun. So, pwedeng-pwede nga na mangyari dyan kung talagang hindi nga niya natanggap yung plunder, yung pera na 183 million is, pero nakatanggap pa rin siya ng milyones na under sa 50 million is, kaya nahulog yung kasong plunder papuntang bribery. Kaya at least, ayan, thank you attorney, naintindihan na namin. There is 50 million. Hindi ka naman napatunayan na kumuha ng 50 million, pero napatunayan na kumuha ka ng suhol. Hmm. Tulad ng nangyari dito. Hmm. So guilty ka sa bribery, hindi sa plunder. Yan yung sinasabi dito. Yan yung variance doctrine o variance principle. Okay, pakinggan natin. Ang sinampaksing kaso laban sa kanya ay plunder. Ayon po sa Sandigan Bayan, pasok ito sa variance doctrine sa ilalim po ng Rules of Criminal Procedure. Sa pinakasimpleng paliwanag, kahit iba sa akusasyon ang napatunayan sa korte, may kaunting flexibility ang isang hukom basta't hindi po ito masyadong nalalayo. Halimbawa, bagamat magkaiba sila, ang plunder ay maaring may kasamang bribery. Pero hindi naman lahat ng bribery ay plunder. Mga kapatid, Ed Lingaw po. Oh, yan. So, naipaliwanag na natin mga kabunyog, ha? So, yan yung nangyari. Yan yung nangyari kay Jinggoy. Yan yung nangyari kay Jinggoy. Ganyan din yung nangyari kay Rebilla. Kaya na si Rebilla, acquitted din, ha? Acquitted din si Rebilla. May upumasok sa account ni Rebilla, 120 million ba yun o 140 million? Sorry, hindi eksakto yun, hindi ko na matandaan. Sigurado ako, lampas 100 million. Oh, may pumasok sa account ni Rebilla na parang 140 million. Pero wala naman daw patunay na alam ni Rebilla kung saan galing yun. Labo ang mga ganun. Ano, wow, kailan kaya mangyari sa atin yan? Labo, may papasok sa account natin. Na. Ha? Kabunyog Maricel Matias. Ha? Oh. Kabunyog Reynaldo Gonzales. Kailan kaya mangyayari sa atin yan? May papasok na 140 million sa atin. Ganyan ang nangyari kay Rebilla. May pumasok sa account niya. Pero hindi naman daw napatunayan na alam ni Rebilla kung saan galing yun. Kaya ang nangyari doon kay Rebilla, ang nakonvict doon, alam niyo kung sino? Yung chief of staff niya, si Attorney Caloy Cambe. Attorney Richard Cambe. Ha? Attorney Richard Cambe. Alam nyo, yung chief of staff ni Rebilla, yun ang na-convict. Oh, kaya kung yung Pauline ano na yon, kung yung Pauline Labayen nandun, ang lalabas na naman yan, yun ang makukonvict, si Jinggoy na naman, malaya. Acquitted. Oh, yan yung mangyayari doon. Katulad kay Enrique. Doon kay Rebilla, ganun na naman nangyari. May pumasok sa account niya. 140 million yata yon. Pero hindi naman daw napatunayan na alam ni Rebilla yon, napagaling yon kay Napulis. Matindi mga kabunyo. Kaya ang nadidiin dito, yung mga chief of staff. Ganun din ang nangyari kay Enrile. Ang chief of staff naman ni Enrile, yung nachichismisa na kanyang mistress, si Attorney Gigi Reyes. Ano na yan, maraming beses na yan na naging laman ng mga artikulo na si Attorney Gigi Reyes ay second woman ni kay Enrile, kasi galit na galit nga si sino yung asawa ni si Christina ba yon, yung asawa ni Enrile, galit na galit diyan. So ngayon ang mga nadidiin lahat sa kaso ni Rebilla, ang convict si Attorney Richard Cambe, yung chief of staff niya, pero namatay yun sa kulungan. Talagang talagang bumagsak yung kanyang nagkasakit-sakit na hanggang sa namatay sa kulungan.
Si ano naman, si Jinggoy ito, yung deputy chief of staff niya, wala. Hanggang ngayon, hindi pa nakikita. Si ano naman, si Enrile, si Attorney Gigi Reyes naman, nakulong yun ng 7 years. Tapos nung last year, nagpiansa. Naalala nyo, mga kabunyog. O, yun. Kaya, ganyan ang nangyayari dyan sa mga kaso na yan. May pera bang ninakaw? Mayroon. pumasok sa account ni Revilla. Kaya lang wala daw ebidensya na alam niya yon. Kay Jinggoy, may pera na ninakaw, oo, pero wala daw na ebidensya na alam ni Jinggoy yun. Itong kay Enrile, hindi pa natin alam kung anong kalalabasan. So ngayon mga kabunyog, ha? Anong masasabi nyo sa ganitong mga nangyayari sa Pilipinas? Ha? Anong masasabi nyo? Ano yan eh? Alam nyo, sabi ni Enrica Olivia Cruz, si Revilla na-acquit ng Sandigan Bayan. Hindi siya sinabi, hindi na ibalik yung pera. Alam nyo kung bakit hindi na ibalik yung pera? Kasi wala naman daw. Paano mo maibabalik? Wala namang krimen. Yun, alam nyo, yun yung ano, yan yung nakakatawa doon sa ruling kay Revilla eh. Walang sinabi ang korte na ibalik yung pera. Bakit? Kasi wala namang krimen. Pero may paano mo nasabing walang krimen? Wala namang nakomit na krimen si Revilla. Kasi nga acquitted eh. O bakit mo sasabihin ngayon na ibalik yung pera? Wala naman siyang nakomit na krimen. Alam nyo, kalukuhan talaga yung nangyari. Doon sa kaso ni Revilla, walang sa desisyon ng korte, hindi sinabi na ibalik yung pera. Ang paliwanag ng korte, bakit walang desisyon na ganon? Kasi wala naman daw declaration na may sala si Revilla. Si Revilla. So bakit ibabalik yung pera kung wala naman siyang sala? Diba? Matindi. Actually, matindi itong mga nangyari dyan sa Pinap scam na yan. Kaya lang, naipursigi sana yung mga Pinap na cases na yan. Panahon niya ni Pinoy eh. Yung Secretary of Justice niya na humabol niyan, si Laila. Ang ombudsman niya ng panahon na yan, si Conchita Carpio Morales. Kaya lang, nung maging presidente na si Duterte, yan na, umina na yung mga ebidensya. Umina na. Ha? Wala, nakapagpiansa na sila. Si Jinggo, si Revilla na-acquit na. Lahat sila nakapagpiansa na. Panahon niya ni Duterte. Kaya, kung gusto talaga nating mabago ang Pilipinas, kailangan nating maglagay ng mga nasa gobyerno na matitino. Kaya lang, nung panahon ni Pinoy, hinahabol yung mga yan. 2016, ang binuto ng tao, Duterte. Nabago lahat. Nabago na lahat. Sayang. Sayang yung pagkakataon na sanay na ano na yung Pilipinas eh. Paunti-unti. Kasi panahon ni Pinoy, nakasuhan si Gloria. Nakasuhan si Jinggoy. Nakasuhan si Revilla. Nakasuhan si Enrile. Ha? Ganyan, mga kabunyog, ang nangyayari sa atin sa Pilipinas. Tama po kayo. So sa tingin nyo ba, ha? Kumusta ang hustisya sa Pilipinas? Ay, sus, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Yan po. Yan ang nangyayari sa bansa natin. Okay. Sige. So, ayan na nga, guys, no? Ayan. Yun, kaya ganun yung nangyari. Acquitted siya sa plunder, pero meron siya natanggap na mismo na si yung Robles na yun yung nagbigay sa kanya is tinanggap niya, hinatid mismo sa bahay nila, kaya convicted siya ng bribery. Ang tanong lang dun, no, yung pera na pumasok sa kay Revilla, Senador Revilla, na 140 million na may pumasok naman talaga, tapos na-acquit siya, tapos hindi binalik yung pera. Grabe. Tapos sasabihin nila wala silang kasalanan, ganun, hindi sila magnanakaw. Ayan ba yung bubutuhin nyo? Ayan si Bong Revilla, ano bang ginawa nung 2000? Anong taon ba yan nanalo? Nung nagbudot siya, tapos nanalo siya. Kaya, sa ating mga kababayan dyan, yung mga OFW, ayan, sa mga
malapit na po yung eleksyon. Sana huwag na nating ibalik itong mga to. Lalong-lalo na sa yung mga yan is ang tatahimik sa issue ng West Philippine Sea. Talagang dapat hindi na yan butuhin ng mga yan. Imagine niyo mga milyones yung nananakaw nila sa taong bayan, tapos sabihin nila meron silang yung naawa sila sa Pilipinas, pero sila mismo yung nagpapalubog sa Pilipinas. Nakaw sila ng nakaw ng pera, ang laki-laki niya ng utang ng Pilipinas ngayon, 14 point something trillion na ata. Kaya pag-isipan nyo sanang mabuti, mga kababayan, kung sino talaga yung iboboto nyo. Huwag na kayong madala sa mga dahil lang sikat, dahil lang gwapo, dahil lang anak ng presidente, dahil anak ng artista o kung ano pa man. Pag-isipan po natin kung talagang sino yung iboboto natin at mangangalaga sa ating mahal na bayan ng Pilipinas. Ayun, maraming salamat guys. Magandang gabi ulit sa lahat at God bless po.